Salamat po, Amang Diyos. Sa umagang ito, dinala niyo po kami sa itong iglesia upang makinig po kami ng inyong salita at makaroon po ng banner na fellowship na kasama po yung mga kapatiran po namin sa inyong pangalan. Sa kabila ng maraming pagsubok at kahirapan, nandito po kami, nakarating po kami sa oras na ito, sa biyaya mo at sa masaganang kapangyarihan ng Panginoon, nabubuhay po kami araw-araw. Sa inyong dakilang pangalan, ibinibigay po namin ang lahat ng papuri at kaluwalhatian. Ganun pa man, Panginoon, na maraming kapatiran ay dumadaan pa sa iba't ibang uri ng pagsubok at tukso ng salibutang ito. Hawakan niyo po ang aming mahihinang puso at isipan sa pamamagitan ng inyong salita. Sa umagang ito, kayo lamang po ang magturo sa bawat isa sa amin. At buksan niyo po ang aming puso at isipan at nawa makarating po kami sa malinaw na pakaunawa sa inyong banal na kalooban. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, Panginoon, sa iyo lamang po nagtitiwala at umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Heso Kristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia, Hebreo chapter 11. Hebreo chapter 11, verse 17. So, Hebreo chapter 11, verse 17. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa pamamagitan ng pananampalataya nang subukin si Abraham, ay kanyang inihandok si Isaac, siya na tumanggap ng mga pangako, ay handang maghandok ng kanyang buktong na anak. So, nakaraang linggo po, so pumunta po ako sa Angeles Church para makasama sa Pastor's Korean Missionary Retreat. Isang beses po isang taon, meron pong lahat ng mga Korean missionary ay nagtipon-tipon sa isang lugar. At nag-fellowship po kami sa dalawang taon po hindi po kami nakakaroon ng ganung fellowship, pero this time bumalik na po yung dating sistema ng mga regular fellowship pastors retreat kayong summer retreat natin. So, alam niyo po ba kung ilan po yung Korean missionary? Sa ngayon, sa Philippine Life Firm Mission, ilan po ba yung Korean missionary? Alam niyo po ba? So, hindi kayo nakupray para sa amin. So, 20 po yung Korean missionary. 20 Korean missionary. Yung pinaka bagong dumating na missionary po ay Pastor Evangelist Song Hong-gun sa Ligao Church. Kaya mga ilang buwan pa po sila, yung pamilya niya, kaya medyo nahirapan pa sila sa pag-adjust sa buhay dito. Kaya itong nakaraan
linggo, narinig ko po yung kanyang testimony. Hanggang ngayon, medyo nahirapan pa daw yung asawa niya, anak niya, sa pag-adjust dito. Kaya, pakisama po sa prayer, yung mga missionary, saka yung kanilang mga familia, yung asawa nila, yung mga anak nila. So, para, kung nahirapan po yung family, so, madamay po yung mission, ministry ng missionary. Mahirap po kami mag-focus sa ministry kung nahirapan po yung family. Lalo yung mga asawa. Kasi dito po, wala silang kausap. Lalo yung mga bagong missionary po dito, yung kanilang asawa. So, hindi pa masyadong marunong mag-English, mag-Tagalog. Kaya parang bingi sila at pipi sila dito. Walang kausap. Kaya madali po silang nadidepressed. Kasi kung walang kausap po, nagda-down na yung kanilang puso. Hindi katulad ng Korea, di ba? Kung katulad po ninyo, kung may kausap po kayo sa church, sa bahay, masaya. Kaya may problema, isi-share mo yung problema mo sa family, sa kapatiran. So, pero wala silang ganong kausap, kaya madali po silang na-depress, nag-down. Ganon din po yung mga anak nila. Minsan nabubuli po sila sa school dahil hindi sila marunong magsalita ng English o Tagalog. Kaya pakisama po sa ating mga prayer. So, pero yung Filipino pastors po ay padami na po, padami. Sa ngayon po, 37 Filipino pastors, 37. Tapos yung this coming July 1, may dadagdag na bagong appointed pastors, yung 6, kaya bali 43 na Filipino pastors. Kaya halos double na po yung Filipino pastors kaysa Korean missionary. Kahit Filipino pastors, marami rin po silang pagsubok sa kanilang ministry. Marami rin po silang problema. Kaya yung kanilang mga dating magandang trabaho ay iniiwan po nila para sa ministry. Kaya dating sweldo nila malaki, pero naiwan po nila yung kanilang magandang trabaho, yung mga condition, yung bahay. Tapos kahit saan man sila pumupunta, kung may church, kung may bagong ministry sa probinsya, kahit sa loob ng Philippines, hindi po madali ma-adjust. Iba rin yung lingwahe. Kaya pag may pastors and wife retreat, isang beses isang taon, lahat po ng mga pastors and wife ay tipon-tipon. Pag may fellowship po sila, yung mga pastor's wife, so nagdamak. Walang tigil sa kanilang testimony. Maraming laman sa kanilang puso na hindi mahirap may open sa mga brothers, sisters. Kahit may gustong-gustong sabihin, mahirap open yan sa mga brothers, sisters. Kaya pagdating sa ganong mga pastor's wife fellowship, doon po, binibuhos po nila lahat ng kanilang problema, mga struggle. Kaya overnight fellowship madalas. So mahalaga po, malaking tulong po yung prayer, panalangin po ng mga kapatiran para sa atin. So next week, this week naman po, makakaroon po ng Filipino Pastors Retreat sa Kalawan Church. Kaya ipanalangin po natin sila.
So ngayon po, pag-usapan po natin tungkol kay Abraham. Kasi si Abraham po ay isang pinaka magandang example sa ating pamumuhay Kristiyano, si Abraham. So, dalawang bagay na kailangan po natin pag-isipan patungkol kay Abraham. Dalawang bagay. Unang bagay ay calling. Tapos, pangalawang lesson ay testing. Okay? Dalawa po. Isusulat ko po dito. So, number one, calling. So, number two, so, testing. Sa Tagalog po, ano po yung testing? Pagsubok. Okay? Ito po ay salvation. Salvation. Tapos, ito yung testing. Ito po ay Christian living. Dalawa lang po pag-usapan po natin kasi pag tatlo, umaabot ng tatlo, nalilito po tayo. Kaya dalawa lang po pag-usapan po natin. Okay. Yung pinaka-topic po natin ngayon ay testing. Pero bago dumaan po tayo sa topic ng testing, tingnan po natin sa gilid tungkol sa calling, kung paano siya tinawagan ng Diyos. Okay? So, the same chapter, verse 8. The same chapter, verse 8. Sa pananampalataya si Abraham nang tawagin, ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana, at siya ay pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Ito po yung calling kay Abraham. So, tinawagan siya. So, alam po natin yung itong storya. So, Genesis chapter 12, verse 1 and 2. So, ano po yung sabi ng Diyos kay Abraham? So, pumunta ka sa lupain na ituturo ko sa iyo. At gagawin kitang malaking bansa. Okay? At lahat ng mga bansa ay pagpapalain sa pamamagitan mo. So, yun po ang promise, pangako ng Diyos. Utos, pumunta ka, umalis ka sa bahay ng inyong ama, umalis ka dyan. At pumunta ka sa lupain na ituturo ko sa iyo, yung bagong lupa. Yung lupa ng promise, yung promised land. So, yun din po yung nangyari po sa bawat isa sa atin nung ligtas po tayo. Yung salvation po ay calling ng Diyos, yung salvation. Nung na-save po tayo, nung naligtas po tayo, yun po yung pagtawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alis ka dyan. Yung dating mundo, dating buhay, okay? Dating pangarap, dating buhay natin sa lupang ito, sabi ng Diyos, umalis ka dyan. Yung dati mong pamumuhay. Okay? At pumunta ka sa bagong lupain. Yung bagong lupain po ito, ito po yung pinaka, yung kaharian ng Diyos. Yung salvation po, hindi po basta-basta nangyari po sa atin yung salvation. So, bakit po maraming tao ay hindi pa ligtas? Kahit maraming beses umatin po sila sa Bible seminar, nakinig po sila ng Bible seminar, malilaw na po sa kanilang ulo yung mga storya ng Bible seminar. Pag matalino ng konti,
Pag dalawang beses, tatlong beses, nakinig ka ng Bible seminar, nandito na yung lahat ng storya ng Bible seminar. Naintindihan. Sabi po nila, naintindihan. Samantalang, sa kanilang puso ay walang nangyayari. Sa ulo, naintindihan, pero sa puso nila ay wala. So, bakit po? Yung salvation po ay hindi po mangyayari kung hindi po tayo umaalis sa dating bahay, dating mundo. So, kailangan umalis po tayo sa ating dating tirahan. Yung ating dating tirahan ay dapat doon po tayo umalis. So, pero paano? Sanay po tayo sa ating dating tirahan. Sanay na. Paano umalis po tayo? Yun po ang proseso ng repentance. Yung dating bus na sinakayan po natin ay maling destination. Alam natin na yun ang papunta sa magandang lugar. Pero nung nalaman po natin yung katotohanan sa Biblia, yung ating dating sinakayan ng mundo ay patungo pala sa impyerno. Pagtuloy-tuloy ako dito, sumaksakay, nakasakay sa itong mundo, papunta pala sa impyerno. Kaya doon po tayo bumaba, at sumakay po tayo sa bagong bus. Bagong bus, papuntang kaharian ng Diyos. Yun po ang tawag po natin, repentance, repent and believe in the gospel. So, ang problema po si Abraham, nung tinawagan po siya, yung condition po ni Abraham ay hindi maganda. Una sa lahat, si Abraham po ay matanda na, 75 years. Matanda na siya, saka yung kanyang asa, yung anak, ay naging baok siya, verse 11. Chapter 11, verse 11, sa pananampalataya maging si Sarah na isang baok ay tumanggap ng kakayahang manganak bagamat lipas na sa tamang gulang. Palipas ay itinuring niyang tapat ang nangako. Si Sarah naman po, maganda rin po yung kanyang pananampalataya. Baok siya baok, hindi na kayang manganak siya. So, 65 years na siya. 65 years. Si Abraham, 75. Si Sarah, 65. Kaya, imposible. Mahirap manganak po si Sarah. Baok. Alam niyo po yung meaning ng baok. Yung mga nanay dito. So, alam niyo po yung kung anong ibig sabihin ng baok. Pero, tumanggap siya ng kakayahang magkaanak. Tumanggap siya ng kakayahang magkaanak sa pamamagitan ng pananampalataya. Saan galing po yung pananampalataya ni Sarah? Lipas na sa tamang gulang. Anong ibig sabihin? So, tapos na. Wala nang pag-asa, tapos na, close na yung pinto. Okay? Imposible. Walang magagawa. Lipas na siya sa tamang gulang, baok na, palipasay, itinuring niyang tapat ang nangako. Itinuring ni Sarah na tapat, sino po? Tapat ang nangako. Sino po yung nangako? Ang Diyos po ang nangako. Kaya doon kay Abraham, pati kay Sarah, so may pananampalataya po sila. Kung titinan po nila yung kanilang sarili, si Abraham ay matanda na, ganun din si Sarah, baok na. Pero mayroon silang pananampalataya, ano po yan? Ang Diyos na nangako sa akin ay tapat. Ano pang meaning ng tapat? Okay? Hindi siya marunong magsinungaling.
Yun po yung meaning ng tapat. Isang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Alam niyo po ba kung anong bagay na hindi kayang gawin ng Diyos? Pagsisinungaling. Pagsisinungaling ay hindi po kayang gawin ng Diyos. Dahil tapat siya. Malaking bagay po ito. Kaya kung habang binabasa po natin yung Biblia, pag nakikita po natin sa Biblia yung promise ng Diyos, promise, yun ang tutuparin niya. 100% tutuparin niya. Di ba yung tao po, maraming promise ay ginagawa po natin. Pero pagdating sa oras, ay hindi po yan tinutupad. Kaya mahirap masabi natin na ang tao ay tapat. Kulang commitment. Commitment. Okay. So, kulang sa responsibility, kulang sa commitment. So, halimbawa po, di ba, para magtipon po para sa Sunday service po natin. After service, may lunch po tayo. May lunch. Oh. Alam niyo po ba kung sino nagluluto ng lunch natin? Lunch ninyo? Oh. So, hindi ako nagluto. Akala po ba ninyo ako nagluto? hindi ako nagluto. Yung mga mother's group po, nag-sacrify po sila linggo-linggo. Yung mga mother's group, may grouping po sila, may grouping. Tapos, pagdating sa ano nila, maaga, linggo ng maaga, pumunta sila sa church, nagmamalengke, nagluluto. Para sa lahat ng mga kapatiran. Kahit mahirap gumising maaga, so kahit busy po sila sa ibang gawain, pero pagdating sa yung oras nila, so tuloy-tuloy po sila. Yun po yung tinatawag na commitment. Yung responsibility, commitment. So yun po ang hinahanap ng Diyos, yung commitment. Kahit may nangyayari sa bahay, kahit may problema sa mga trabaho, kahit masama yung pakiramdam, pero pagdating sa mga schedule ng pagluto, kahit papaano, sumasama. Yun po yung commitment. So, ganun din sa fellowship, mga Saturday fellowship ng high school, saka young others group Saturday fellowship, tapos Wednesday sermon po dito. Baka makalimutan kong banggitin mamaya, sa Wednesday sermon, yung mga kapatiran, ay mahalaga rin po yung Wednesday sermon. So, dati po, during pandemic, so, iba-iba yung mga system na natupad po natin, na ginawa po natin, mga online Wednesday sermon, or mga for the meantime, doon sa Tinurik Mission Center muna tayo nanonood. Kaya, pero hindi po matagal po tayo Wednesday sermon dito sa Balele ulit. Kaya hanggang ngayon po, hindi konti pa lang po yung mga kapatiran sa Wednesday sermon. Sa unang bumalik po dito, medyo marami na, pero commented na po yung mga sumasama sa Wednesday sermon. Pero hanggat maaari po, dito tayo, kasi po kung sa bahay o sa cellphone lang nanonood, so may pumapasok, pero kung tipon-tipon po tayo dito, mas malaki po yung pakilos ng Diyos during Wednesday sermon. Kaya yung mga tuloy-tuloy na sumasama sa Wednesday sermon ay may experience po sila. Kaya tuloy-tuloy po sila. Kaya yung mga kapatiran po, kahit late na po, okay na po. Kahit mga 30 minutes lang, kahit humahabol po kayo sa Wednesday sermon, okay lang.
Nung nasa trabaho po ako sa Korea, bago maging pastor, yung trabaho ko po ay lagi pong busy, kaya hanggang gabi lumalabas po ako sa office ko. Okay. Sa gabi mga minsan 8 o'clock, 9 o'clock lumalabas sa office, sa trabaho. Pagdating sa church, tapos na Wednesday sermon. Umuwi na, wala na. Konti lang mga kapatiran nasa church ay nag-fellowship po sila. Kay ganun po, hindi po ako dumiretso sa bahay. Dumaan muna sa ako sa church. Dumaan muna ako sa church. Kay tapos na yung Wednesday sermon. Pero mga ilang kapatiran nasa church pa ay nakausap ko sila. Mga short fellowship, kumusta yung sermon ngayon. Mga mamaya, yung sermon mismo ay during nag-driving ako. So, nakikinig po ako. Nakikinig po ako ng sermon sa mga sasakyan. Pero yung Wednesday po, kahit late na po ako, minsan mga 5 minutes lang, nakikinig po ako ng sermon, pero dumaan po ako sa church. Kasi po, yun ang puso ko. Gusto kong makita po yung mga kapatiran. Okay? Kasi isang buong araw, pagod na sa trabaho. Tapos yung katrabaho mo, kasama mo sa trabaho, ay puro unbelievers. Kasi mahirap, parang lubat ako sa mga salibutan. Pero pag dumaan ako sa church, kahit short time, kahit saglit lang po, pero doon ako nararamdaman, na-refresh ako, na-charging ako. Okay. So dahil nakausap ko yung mga kapatiran. Kaya yun po yung nangyari, pagsama-sama po tayo, may nangyari sa atin. Lalo lumalakas po tayo. Okay? Yun po yung experience po natin, di ba? Pag nasa bahay lang po kayo, pag nasa bahay, ikaw lang, o familia lang, lumalakas po ba tayo sa Christian living? Hindi po. So, bakit nagtipon-tipon po tayo sa Linggo, sa Wednesday, sa fellowship? Dahil parang uling po tayo, uling. Yung uling po, pag separate po, malalamig po lalamig. Pero pag sama-sama po yung uling, so lalong so mainit, tuloy-tuloy yung apoy. Ganun din po yung mga Kristiyano, pag separate po tayo, pag nasa bahay lang po, kahit ako po mismo, pag ako lang nag-isa, so lalamig ako. Kaya yun po ang nature, yun po yung nature po natin. Kaya hanggat maaari po sa Wednesday, sama-sama po tayo dito sa Belele para mas lumalakas po tayo. Okay? Kahit pagod man yung ating katawan sa pagtipon-tipon, pagod talaga yung ating katawan kapag sa Wednesday sama-sama dito. Pero yung ating spirito po ay lalong lumalakas. Kaya yun po ang sekreto po ng ating Christian living. Hanggat maaari, sama-sama. Okay? Kaya may sulat po sa aming bahay, may sulat na awesome together. Okay? Awesome together. Pag sama-sama tayo, so malakas po tayo. So, naligaw ako sa mensahe. Babalik po tayo sa Hebreo chapter 11. So, palibhasa ay itinuring niyang tapad ang nangako. Ito po yung pagtitiwala po nila sa Diyos. Ang Diyos ang nangako sa akin. Tutuparin niya yung kanyang ipinangako sa akin. Kaya, yun na lang hinawak po nila. Kaya si Abraham umalis na. Umalis na siya, kahit matanda na siya, so okay. Kahit baok na si Sarah, okay.
Hindi niya alam kung saan pupunta. Di ba verse 7 po? Balik po tayo, verse 7. Verse 8. Ito po, siya ay pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. So, ito po yung kaya po pa natin gawin ito. Hindi niya alam kung saan pupuntahan, pero umalis na. Umalis na siya, pero hindi niya alam kung saan siya pupuntahan. Paano ito nagawa ni Abraham? Kung wala siyang kasama, kung wala po siyang kasamang katulong o guide, okay. Halimbawa po yung mga bata, pag sinabi ng mama o papa sa kanyang anak, "Anak, tara na, may pupuntahan tayo." Pag sinabi ng magulang, "Anak, tara na, may pupuntahan tayo." Kung ganun, sasama ba siya o hindi? Sasama. Kahit hindi alam ng bata kung saan pupuntahan, pero excited po siya, excited. May isang magandang lugar na pupuntahan natin. "Anak, tara na tayo." Yung anak, yung bata, hindi, wala siyang idea kung saan pupuntahan, pero excited po siya, excited. Tapos nagbihis, nagliligo. Dahil yung anak po, bata, bakit umaalis? Dahil may kasamang mommy at papa. Kung walang kasamang mama, papa, ayaw niyang umalis. Ayaw niyang pumunta dahil walang kasama. Pero kung may kasamang mama at papa, kahit hindi niya alam kung saan pupuntahan, pero excited. Ganun po. Ganun ka tibay yung pananampalataya po ni Abraham sa Diyos. "Hindi ko alam kung saan ako pupuntahan, kung saan niya ako dadalhin, hindi ko alam. Pero naniniwala, nagtitiwala ako sa Diyos na nangako sa akin. Sabi ng Diyos, sabi niya sa akin, gagawin kitang malaking bansa at pagpapalain kita lahat ng mga bansa sa buong mundo ito ay pagpapalain sa pamamagitan mo. Sige, pupunta ako." Verse 10. "Sapagkat siya ay umaasa sa lungsod na may mga kinasasaligan na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos." So, ito po yung storya. Ito po yung storya po ng Diyos. Storya kung paano tinawagan ng Diyos sa kanila. Yung calling po ito, so, tinawagan po tayo ng Diyos patungo saan? Yung tawag ng Diyos sa atin, patungo saan? So, ito po yung mahalaga, yung calling ng Diyos sa atin. Tinawagan tayo ng Diyos. "Halika kayo dito, dito ka, calling." So, ano po yung purpose ng kanyang calling? Pag tinawagan ko po kayo, halimbawa, pag tumawag po ako sa iyo, "Hello, kamusta?" Pagkatapos, anong sasabihin mo sa akin? "Ah, hello po, Pastor. Oh, bakit po? Bakit po?" So, yung tanong mo agad sa akin, "Bakit po? Bakit tinawagan mo ako?" Ay, wala lang. Kung ganun, so, parang walang silbing tawag. Nung bago pa lang ako dito, isang sentence na mahirap ko maintindihan ay wala.
Maraming mga gamit po, maraming mga gamit ng mga words na wala. Nung nakita ko yung mga kabataan na tumatawa, nakita po nila ako, tapos tumatawa. Tinanong ko sila, bakit? Sabi nila, ay wala lang po. Kaya, anong ibig sabihin wala? Nandito ako. Sila, anong meaning wala? Wala lang. Kaya medyo matagal na kailangan, matagal na nakuha ko yung meaning. Ah, wala. Kasi sa Korea, meron din po kaming ganung mga expression. Okay? Mga basta. Okay? Walang dahilan. Walang dahilan, pero tumatawa. Walang dahilan, pero ginagawa ganito, ganyan. Walang dahilan. Walang specific na dahilan. Wala lang. Ang Diyos ba tumawag sa atin na wala? Walang dahilan? Tinawagan niya tayo. Yan po yung salvation. Bakit pumarito si Jesus sa mundong ito at dumanak po yung kanyang banal na dugo sa cross, nagtiis po siya ng sakripisyo, tiniis po niyang matinding sakripisyo at kahihiyanan, kirot, sakit? Wala lang? Wala? Hindi po. May purpose. Para dalhin po tayo sa kaharian ng Diyos. Pumunta po tayo sa Ephesians. Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1 verse 17. Babasahin ko po. Upang ang Diyos ng ating Panginoon Hesukristo ang Ama ng kaluwalhatian at makaloob sa inyo ng espiritu ng karunungan at ng pahayag sa isang ganap na pakakilala sa Kanya. Verse 18. Yamang naliwanagan ng mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng Kanyang pamana sa mga banal, at kung ano ang di masukat na kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng Kanyang lakas. Ito po yung panalangin po ni Apostol Pablo. Okay? Tatlong bagay po nabanggit po ni Apostol Pablo sa kanyang prayer. Sana maliwanagan ng mga mata ng inyong puso. Sana maliwanagan yung mga mata ng inyong puso. May mata sa puso, hindi sa ulo. Yung mata ito ay ginagamit po natin sa mga bagay-bagay, nakikitang bagay. So, pag bulak po tayo, mahirap makita yung mga nakikitang bagay. Meron din po yung mata sa ating puso. Saan po gagamitin ito? May mata sa ating puso? So, para saan? Yung mata sa ating puso ay para makakita ng mga makalangin na bagay. Para makakita ng makamundong bagay, makalupang bagay, ito po yung ginagamit po natin. Para makakita yung ng mga nakikitang bagay. Pero para makakita po tayo ng makalangin na bagay na mas mahalaga po, mas maluwalhati, mas karangalan, kailangan po maliwanagan yung ating mata sa puso, mata ng pananampalataya. Tatlong bagay na banggit po dito, upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag. Ito po, kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag. Nung tinawagan po ng Diyos si Abraham, Abraham, umalis ka diyan at pumunta ka sa bagong lupa. Okay. Magandang bagay ay gagawin ko doon sa bagong lupa. Malaking bansa, blessing, lahat po ay mangyayari doon sa bagong lupa.
Doon sa dating lupa, walang pag-asa. Dating pamumuhay po natin, walang pag-asa doon. Kaya tinawagan po tayo ng Diyos na umalis sa ating bagong buhay, bagong pamumuhay, bagong mundo, at pumunta sa dating-dating lupa, dating mundo, at pumunta sa bagong lupa, bagong mundo. Dahil ito yung maganda, bagong lupa. So, balik po tayo sa Hebreo chapter 11. So, mula nung tinawagan po ni Abraham, mula nung tinawagan ng Diyos si Abraham, yung buhay ni Abraham ay iba na. Okay. Yung dating buhay ay tapos na. Mula nung tinawagan ng Diyos si Abraham, umalis na sa lupain ng ama. Wala nang kilala. Bagong buhay, bagong pamumuhay. Mahirap, siyempre, mas mahirap po yan. Mas mahirap, yung bagong paglalakbay, mas mahirap. Patungo sa, yung paglalakbay, patungo sa bagong lupa, ay hindi madaling gawin. Marami siyang question, si Abraham, marami siyang question. Una, so paano manganak yung anang asawa ko? Bago na siya, paano? Sa totoo lang po, maraming question, maraming tanong sa puso ni Abraham. Maganda yung promise. Pero paano mangyari yan, paano? Di ba, yun po yung ating struggle sa Christian living. Maganda yung promise sa Bible. Seek ye first His kingdom, His righteousness. Hanapin muna yung kanyang kaharian, katuwiran. Kung gano'n lahat ng mga bagay na kailangan po natin ay idadagdag ng Diyos sa atin. Magandang pakinggan. May kanta po tayo, di ba? May kanta. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Anong kasunod? And all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Magandang kantahin, magandang pakinggan, magandang basahin. Pero paano mangyari yan? Paano? Magandang promise ng Diyos, paano makikita po natin? Paano makikita po natin kung paano matutupad yung promise ng Diyos? Yun ang sana makita po natin, hindi lamang sa Biblia. Kung nasa Biblia lang po yung mga magagandang storya, yung storya po ni Abraham ay wala sa akin. Sila lang maganda, sila maganda, yung testimony po nila maganda. Si Abraham, si David, si Apostle Pablo, si Timoteo, ay iba sila. Ako ay isang ordinaryong tao. Mahina yung pananampalataya ko. Isang hamak na tao lang ako. Iba sila, iba. Yung mga pastors, yung mga missionary, yung mga iba sila. Ako isang ordinaryong mga tao lang. Hindi ko kaya. Kung ganoon, so anong silbi ng pananampalataya mo? Si Jesus ba namatay para lamang sa ilang mga kapatiran? Si Jesus ba namatay para sa mga ilang tao? Para din sa akin namatay si Jesus.
Yung banner na dugo ni Jesus ay dumanak para din sa akin. Ako din minahal niya. Ako din minahal niya. So, last 2 weeks po, yung topic po natin, isang marangal na tao ay kumakata ng mga bagay na marangal. Honorable tayo, honorable. Okay. Hindi po tayo mga ordinaryong tao, hindi po tayo hamak. Hamak tayo sa mata ng tao. Okay. Yung ating panlabas na kondisyon. Yung bahay ko ay kubo lang, maliit lang, mahiyang maipakita sa iba, mahirap imbitahan yung iba. Yung mga educational achievement ko ay maiksi lang, mga elementary lang nakagraduate ako, o high school lang, hindi ako nakapag-aral sa college. Yung trabaho ko ganito lang. Pero hindi po mahalaga yun. Yun ang sa mata ng tao. Sa mata ng salibutan. Wala po tayong mga bagay na ipagmalaki, ipagmayabang. Wala po tayo ipagmalaki. Pero okay lang. Pero sa harap ng Diyos, yun po yung mahalaga sa harap ng Diyos. Sa mata ng Diyos, minamahal ako niyang anak. Okay. Ako ay anak, minamahal na anak ng Diyos. Marangal ako sa harap ng Diyos. Marangal. Hindi ako hamak sa mata ng Diyos. Okay. Meron po bang hamak na bata sa mata ng magulang? Halimbawa, 10 anak kayo. 10 anak. Meron po bang anak na hamak sa mata mo? Hindi po. Lahat lang mga anak ay mahalaga. Mahalaga. Kahit isang anak, okay, mahalaga. Kahit special na anak, mahalaga. Pag-special po ba, pinababayan ng magulang? Hindi po, lalong iniingatan ng magulang yung special na anak. Lalong inaalagaan ng mabuti. Okay. Kaya huwag po natin makalimutan na marangal tayo. Mahalaga ako sa harap ng Diyos. Mahalaga ako sa harap ng Diyos. Kahit anumang yung sitwasyon sa bahay, sa family, so hindi po mahalaga. Kaya kumilos po tayo ayon sa ating position. Kumilos po tayo na nararapat sa ating position. Marangal na tao. Kaya hindi pwede magsinungaling. Bilang isang marangal na anak ng Diyos, hindi pwedeng magsinungaling. Tapos hindi na rin pwedeng magchismis. Chismis, 'yun ang ginagawa ng mga tao ng salibutan. Kahit masarap man, pero hindi na pwede. 'Yung ginagawa nila, pero isang marangal na anak ng Diyos, hindi ko nagagawin 'yung chismis. Kahit konting kita sa trabaho, kahit konti yung kita sa trabaho, pero hindi ko gagawin yung mga bagay na hindi karapat-dapat. Yung trabaho, mga lahat ng kategori sa buhay, meron po tayong boundary. Dito ako matitira. Dito ako magstay. Hindi ako lalabas sa ito. Ito yung mga buhay ng isang marangal na tao. Okay? Trabaho, tapos yung buhay sa family, pagsasalita, yung kilos, ugali. Mga pagsayaw-sayaw sa harap ng TikTok, hindi karapat-dapat sa isang marangal na tao, yung mga kapatiran, kabataan dito. Yung mga pag-dance, pagsayaw sa harap ng mga social media, okay, yun po yung ginagawa
ng mga unbelievers. Para lang masaya, para maipakita sa ibang tao yung kanilang mga kagaling na pagsayaw. Pero sa tingin mo, natutuwa ba ang Diyos sa ganong mga bagay? Natutuwa ba ang Diyos sa ganong mga bagay? Hindi po. Hindi yan karapat-dapat sa marangal na anak ng Diyos. Okay? Yung ating pagsasalita, yung ating mga pakilos. Okay? Kaya isipin po natin mabuti kung natutuwa ba ang Diyos sa aking ginagawa. Ang Diyos ba natutuwa sa aking sinasabi? Natutuwa ba ang Diyos sa aking ginagawa? Naligaw pa ako ulit. Balik po tayo sa Hebreo chapter 11. Verse 17. So, ito po yung number 2, testing. Okay? Umalis na si Abraham. Sumunod si Abraham sa pagtawag ng Diyos. Sumunod, umalis. Iniwanan po niya yung kanyang ama, yung kanyang kamag-anak, bahay, yung dating pamumuhay niya, iniwanan. Umalis na. So, tapos, dumating po siya sa lupain na ipinangako ng Diyos. Sumunod na siya. Kung ganun, dapat yung promise ng Diyos ay mangyari agad. Pero ano po yung nangyari sa buhay ni Abraham? Agad-agad ba nangyari yung promise ng Diyos? Agad-agad ba tinupad ng Diyos ang kanyang promise? Hindi po. Una sa lahat, ang naghihintay po doon sa lupain ng pangako ay tagutom. Sa halip ng mga blessing, tagutom po ay naghihintay po doon, tagutom. Kaya nagtaka si Abraham, hindi ganito yung usapan namin. Parang sa puso ni Abraham, parang gusto niya sabihin sa Diyos, Panginoon, iba yung pinag-usapan po namin. Saka yung sitwasyon po dito, saka yung sinabi mo sa akin, iba. Sinabi mo sa akin na pagpapalain, gagawin kitang malaking bansa, ibig sabihin, so, manganak kami ng anak agad para maging malaking bansa. Kung walang anak, paano maging malaking bansa? Kaya anak muna. Okay? Yun ang inaasahan ko, yun ang inaasahan namin ni Sarah. Nung umalis po kami, yun ang inaasahan namin ni Sarah. Agad nanganak si Sarah, maraming anak, maraming apo, para maging malaking bansa. Pero ang sitwasyon po naghihintay po doon ay tagutom, walang pagkain. Naku, iba yung sitwasyon po dito. Saka yung pinag-usapan natin, iba. Doon po nagtaka si Abraham. Walang pagkain. Ano ito? Lalong mahirap na sitwasyon. Yung pangako ng Diyos ay malayo pa. Akala niya, malapit lang. Akala po ni Abraham, pag dumating siya sa lupain nito, again, mangyari yan, matutupad, pero malayo pa. Walang pakain. Doon po niya na-experience yung testing, pagsubok ng Diyos. Pagsubok. So, ibig sabihin, yung magandang promise ng Diyos sa Biblia, hindi po gaanong kabilis mangyari. Hindi po gaanong kaagad-agad nangyari. Tinitinang ng Diyos, sinusubok ng Diyos yung ating puso. Testing. Sinusubok ng Diyos yung ating puso. Kaya, huwag po tayo magtaka pagdating sa ganong testing. Ay, bakit ganito? Maraming puro maganda yung promise sa Biblia, pero yung sitwasyon ko ay mahirap, lalong mahirap.
Malayo pa yung mga, wala pang answer prayer, wala pang sagot sa ating prayer. Matagal na ako nagpo-pray. Sana maging ganito ako, sana maligtas yung mga asawa ko, yung mga anak ko. So, tandaan po natin, sinusubok ng Diyos yung ating prayer. Minsan yung pag-testing po ng Diyos ay ganito po yung dumarating. Yung mga dating bisyo, kung nasa akin pa rin yung dating bisyo, yun din po yung isa sa mga testing ng Diyos. Mga yung inom, pag-iinom, o mga sigarilyo, saka yung sugar, mga tungit, mga sabong, mga dating bisyo, yung mga sa kabataan yung mga self yung game sa cellphone. Mga delete, download ulit, hanggang kailan? Delete, download ulit. So kung ganun, paano matutuparin ng Diyos yung promise? Okay. Hinihintay ng Diyos. Kahit may plano ang Diyos, sige, tutuparin ko yung promise ko, pero pag nakita ng Diyos na bumabalik po tayo sa dating bisyo, paano? Kailangan po natin linisin yung ating sarili. Yun po yung kailangan po natin muna. Kailangan po natin suriin yung ating sarili kung meron pa po tayong mga bagay na hindi karapat-dapat. Alam ng Diyos, walang sekreto. Hindi kailangan i-depense ng ating sarili. Hindi kailangan sabihin sa ibang mga tao. Alam ng Diyos, lahat. Alam ng Diyos. Kung matatagal pa yung pagtupad ng ating prayer, so kailangan po natin check-in yung ating sarili. Tapos, may God's timing. May panahon ng Diyos. May God's timing. Halimbawa, nagiinom pa ako ng alak. Naninigarilyo pa rin minsan-minsan sa nakatagong lugar. Tapos, sa testimony, sinasabi po nila sa kanilang testimony, may God's timing. Kaya hindi pa rin natutupad yung prayer ko, may God's timing. Tama po ba ganong testimony? So, hindi po. Kailangan alisin muna yung dating bisyo. Pagkatapos, maghintay po tayo ng God's timing. Kung inaalis po natin yung mga ganong bagay sa ating pamumuhay Kristiyano, tapos, maghintay po tayo ng God's timing habang ginagawa po natin yung ating katungkulan. Yun po yung isang purpose ng testing. Pagsubok. So, bakit sinusubok po tayo? So, pumunta po tayo sa Deuteronomy chapter 8. So, Deuteronomy chapter 8. Verse 2. Magmula verse 2, babasahin ko po. At iyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpanubay sa inyo ng Panginoong mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang pagpakumbabain ka at subukin ka upang malaman kung ano ang nasa inyong puso, kung inyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Ito po yung pinaka-purpose ng testing. Okay. May dalawang purpose sa testing, yung pagsubok.
Ano po ang nangyari po dito sa testing? Ano po yung purpose? Ito po yung nangyari. Ito po yung nangyari sa ating lahat. Walang Kristiyano, walang testing. So, dumadaan din po kayo sa pagsubok? Yung tanong ko po sa inyo, yung mga kapatidan, dumadaan po tayo sa testing? Ako lang dumadaan? Parang ako lang? Walang Kristiyano na walang pagsubok. Lahat po ng mga nandito ngayon ay araw-araw dumadaan sa pagsubok. Hindi ko alam kung anong uri ng pagsubok. Okay? Bawat isa sa atin, kahit yung mga bata, high school, young others, yung mothers and fathers, yung mga silver group dito, nanay at tatay, lahat. Okay? Lahat ng Kristiyano po ay dumadaan sa testing. Pag dumadaan po tayo, sa habang dumadaan po tayo sa testing, ano po yung nangyari? Dalawa po yung nangyari. Una, so doon po sa pagsubok, lumalabas yung ating totoong puso. Tama po ba? Yun po yung purpose ng testing. Kung walang testing, mahirap malaman kung ano ang laman ng ating puso. Okay? Kung walang pagsubok, mahirap malaman kung ano ang laman nasa ating puso. Pag mahirap po tayo, di ba, pagsubok, ibig sabihin, mahirap. Nung dumating si Abraham sa Kanaan at walang pagkain, mahirap. Mahirap. Pag-gutom, mahirap. Pag may sakit, mahirap. Pakulang sa budget, mahirap. Yung testing po, sa magandang pakinggan yung testing, pero sa totoo lang, yung testing ay kahirapan. Testing po ay kahirapan. Sa sakit, okay, sa kulang. Okay. Yan po ang testing po natin. Minsan yung testing po ay problema sa loob ng church. Sa dahil sa pamamagitan ng nakakasakit na salita ng isang brother, sisters, sumasama yung loob. Yun din po yung isa sa mga malaking testing. Doon po lumalabas yung ating totoong puso. Gusto ng Diyos malaman yung ating totoong puso. Kung nagtitiwala pa rin tayo sa Kanya o hindi. Kung umaasa pa rin po tayo sa Kanya o hindi. Kung hindi, anong ginagawa natin? Kung hindi na umaasa, kung hindi na nagtitiwala sa Diyos, ang ginagawa po natin ay gumagawa ng sariling paraan. So, yun po yung gusto ng Diyos malaman kung ano, kung inyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Verse 3, ikaw ay pinagpakumbaba niya nang ginutom kanya at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala, ni hindi nakilala ng inyong mga ninuno, upang kanyang maipaunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Kilala po natin yung itong talata, di ba? Matthew chapter 4, verse 4. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yung Matthew chapter 4, verse 4 ay galing po dito. Yung Deuteronomy chapter 8, verse 3. Sa loob ng 40 years of wilderness, sa ilang, walang pagkain. Walang pagkain dun sa ilang, 40 years. Yun po yung Christian living po natin. Shadow po ng ating, anino ng ating Christian living. Anino ng ating Christian living. Walang pagkain ng salibutan. Yung supply ng food supply, dati galing sa amo. Galing sa amo. Amo ng Egyptyo. Pag may problema, takpo agad
kay boss. Boss, walang pagkain. Boss, nagbibigay ng pagkain. Pag may sakit, tagpo agad sa boss. Boss, may sakit. Nagbigay siya ng pangbili ng gamot. Pero sa ilang, sa disyerto, wala ng boss. Wala ng supply ng pagkain. Kaya totally ibang sistema ito. Bagong sistema ito. Ano po yung bagong sistema? Ang Diyos ay provider. Ang Diyos ay nagpo-provide ng lahat ng pagkain, lahat ng tubig. Mahirap ma-adjust po sa bagong sistema. Dati, matagal po sila sa dating sistema, 400 years sa dating sistema. Sanay sila sa dating sistema. Yung mga supply po nila yung boss. Kasi alipin po sila, alipin. Pag alipin, yung boss ang bahala sa kanila. Boss ang bahala sa lahat ng mga pangailangan sa buhay nila. 400 years, sanay po sila sa dating sistema. Pero sa ilang, 40 years of wilderness, totally ibang sistema. Pagkain, galing sa langit. Yung tubig, galing sa bato. Wala ng sari-sari store. Wala ng Alpha Mart. Wala ng SM. Wala ng Walter Mart. Wala ng palengke. Mahirap. Kaya yung mga Israelita po, paano? Yun po yung araw po nilang alalahanin, paano? Isang mahalaga pong sistema po doon, yung pagkain po nila, mana, di ba? Galing sa langit, mana. Kinuha po nila yung mana tuwing umaga. Umaga po, tuwing umaga, yung mana po ay ibinaba ng Diyos. Kaya sa nakalagay na yung mana sa lupa. Kaya pagkagising po nila sa umaga, yun po yung unang trabaho po nila. Trabaho? Ano po? Pagkagising sa umaga, kinukuha po nila yung mana sa lupa. Pag late na gumising, meron po ba mana o wala na? Wala na. Pag sikat ng araw, natutunaw yan. Kayong mga tamat, may pagkain sila? Wala lang pagkain yung mga tamat. Pag gising sila, pag sikat ng araw, wala na. Kaya yung mga masipag, kinukuha po nila tuwing umaga, yung mana. Pero yung mana po nila nakuha ay for one day. Hindi pwede stock para sa next week. Bawal stock. Para sa araw na ito lang, kinukuha po nila yung mana. Meron pong halimbawa kung meron yung mga matakaw. Ay, paano kung walang mana susunod na araw? Kaya kinuha niya yung pangalawa, yung mana para sa dalawang araw. Kasi nag-worry siya, paano yung susunod na araw? Ano niyo po ba kung anong nangyari? Bukod doon sa mga mana for one day, yung extra para sa next, yung susunod na araw ay natunaw na, nabulok na. Eksakto po yung counting ng Diyos. Alam mo ba, ang Diyos po may timbang? Tinitimbang po niya yung ating puso. Kaya yung mana po ay daily food po, daily. Pangayon lang. Para sa itong araw lang yung mana. Next week, para bukas? Paano po yung para bukas? Bukas ng umaga, kukunin. Bukas ng umaga, kukunin po yung another mana. Kaya, kung sanay po sa mga maraming mga stock, mahirap po sila adjust sa itong bagong sistema. Christian living po, ano po yung Christian living?
Daily food, daily food. Yung pagkain, ibinigay ng Diyos sa akin, ngayon, salamat. Kahit walang ipon, okay. Yung food for tomorrow, ibibigay niya ulit. Yung pagkain para bukas, ibibigay ng Diyos ulit. Yun ang Christian living. Kaya kung hindi po tayo sanay sa ganong mga pamumuhay Kristiyano, kung walang ipon, nag-worry, paano, kung ganun po, mahirap matutunan po ito. Mahirap ito matutunan. Araw-araw, 40 years, ang Diyos ay hindi po niya nakalimutan magbigay ng mana araw-araw. So, paano? Di ba, meron silang Sabate, kaya Friday, yung Sabado ng umaga, hindi pwede kumuha ng mana Sabado ng umaga kasi Sabate sila. Kung ganun po, Friday ng umaga, ibibigay ng Diyos for 2 days na mana. Eksakto talaga ang Diyos. Saturday hanggang Friday, Saturday. For 2 days, para hindi kulang, para hindi sumobra. For 2 days, yung pagkain, yun ang ibinibigay ng Diyos. Verse 4, at inyong suod ay hindi na luma, hindi na maga ang inyong paa sa loob ng 40 taon. Buhay ang Diyos. Paano yung suot? Yung suot, hindi na luma. Kung may suot po tayo ngayon, okay? Tapos sa bahay, meron ba kayong extra dami sa bahay? O ito lang? Ito lang po yung damit mo? Walang extra sa bahay? Marami o konti? Extra? Oh, marami. Okay. Ito po yung experience po natin. Minsan, ito po, ginutom ka ng Diyos. Hindi lagi busok tayo. Minsan, ginutom ka ng Diyos. Hinahayaan ng Diyos na gutom tayo minsan. Hinahayaan ng Diyos na nakasakit po tayo minsan. Testing po yan. Habang nakakasakit po tayo, mahirap. Alam mo ba kung bakit hinahayaan po ng Diyos na dumaan po tayo sa sakit at hirap at gutom? Para mas lumapit po yung ating puso sa Diyos. Para lumapit po yung ating puso sa Diyos, yun po yung pinaka-purpose ng testing. Minsan, pinakain ka niya ng mana. Hindi mo kilala. Kaya yung pakilos ng Diyos ay nangyari sa paraan na hindi po natin inaasahan. Yung pakilos ng Diyos ay nangyari sa paraan na hindi po natin inaasahan. So, yun po ang Christian living. So, balik po tayo. Verse 17. Chapter 8, verse 17. Huwag mong sabihin sa inyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang isang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. So, yung aking kapangyarihan, ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Pag tumaas po yung ating puso, ito po yung
sinasabi natin sa ating sarili. Okay. Kung hindi ako kumilos, walang nangyayari. Kung hindi ako gumawa ng paraan, walang mangyayari. Minsan yun ang iniisip po ng mga tao. Kaya ako ang kailangan kumilos, ako ang kailangan gumawa ng paraan, ako ang inaasahan po nila, dapat ako ang gumawa ng paraan, maghanap ng paraan. Kung wala, walang mangyayari. Pero sa totoo lang, sino po ang gumagawa ng paraan para sa akin? Ang Diyos po ang gumagawa ng paraan. Ang Diyos ang kumikilos lahat ng yung mga lakas ng katawan ko ay galing sa Diyos. Lahat ng katalinuhan ko ay galing sa Diyos. Pag gumising po tayo kaninang umaga, chine-check po ba natin kung tumitibok pa yung ating puso? So, hindi po. Automatic po ito. Lagi automatic. Yung kalakasan ng katawan, lahat. Okay. Another day, hinahayaan lang Diyos na mabuhay po tayo sa itong araw. Pero bukas, maaari po na hindi tayo gigising bukas. Kung hindi po tayo gigising bukas ng umaga, so nasa langit na tayo, salamat pa rin. Kung gigising po tayo bukas ng umaga, salamat pa rin. Binigyan tayo ng another day, isa pang araw para sa Diyos, para matupad yung kalooban ng Diyos. Kahit hindi po tayo gigising bukas ng umaga, salamat pa rin dahil nasa langit na ako. Yun po yung Christian living. Yung ating prayer, hindi po yung mahaba yung panahon, sana mahaba yung buhay ko, sana malakas yung katawan ko, sana maging okay yung trabaho ko. Yun ang prayer ng mga unbelievers. Inuulit ko, ulit ito sinasabi sa'yo. Yung panalangin po ng mga Kristiyano ay iba. Kahit isang araw na lang natitira sa aking buhay, sana, okay? Yung prayer po natin, kahit isang araw lang natitira sa akin, sana yung mahal ko sa buhay ay ligtas. Sana mas lumapit ako sa Diyos. Sana mas lumago ako sa pagkakilala sa Diyos. Sana mas malaki yung gantimpala ko sa langit, hindi dito sa lupa. Kasi alam po natin yung buhay natin dito sa lupa ay chapter 1 na lang, chapter 1. Yung totoong buhay po natin ay magumpisa pagkatapos ng itong buhay. So, balik ko tayo sa Hebreo chapter 11. Patungkol naman po sa testing, tuloy-tuloy po natin next Sunday. Yung dalawa po, calling ng Diyos. Tinawagan po tayo ng Diyos. Umalis po tayo sa dating pamumuhay. Patungo po tayo sa lumalakad po tayo ngayon sa bagong paglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos. Pero on the way, madaming pagsubok ng Diyos. Dinadanas po natin on the way. Yan yung Christian living. May purpose para lumabas yung ating totoong puso kung genuine ba talaga yung puso ko o peke. Kung may halo ba. Kung may halong dumi, habang dumadaan po tayo sa itong pagsubok, yung halong dumi, onti-onti, natutunaw at nawala. Kahit konting natitira, okay lang. Sana, yun ang yung dalisay na ginto ay matitira. Yung pure gold. Okay? Habang dumadaan po tayo sa pagsubok, nagiging padalisay po yung ating pananampalataya. Yung mga halong dumi, makalupang dumi,
makasalibutang dumi, unti-unti nawawala. Habang dumadaan po tayo sa itong pakso po. Yun ang gusto ng Diyos mangyari. So, manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Sa mensahe mo, Panginoon, sa amin. Tinawagan niyo po kami patungo sa walang hanggang karangalan at kaluwalhatian ng Panginoon. Habang dumadaan po kami sa itong landas ng pananampalataya, dumarating po sa amin maraming pagsubok at kahirapan, pagturusa. Nawa maging mas dalisay yung aming puso at pananampalataya sa inyong harapan. Lalo yung mga kapatiran dito na nabibigatan sa iba't ibang uri ng alalahanin sa buhay. Bigyan niyo po, Panginoon, sila ng kapayapaan sa kanilang puso at matatag na pananampalataya upang magkapagtagumpay po sila sa itong pakikipaglaban ng sasalibutan bilang anak, para magtagumpay po kami bilang anak ng Diyos. Ipinagtitiwalaan po namin ang aming natitirang panahon sa mundong ito sa inyong dakila at mahabang ang kamay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesu Kristo. Amen.